kinakayod, nilalamas, binabalot, at saka niluluto. Iyan ang 4 major steps para gawin ang paboritong ulam ng mga taga Quezon. Ang Pinais na hipon. At dito sa bayan ng Tayabas, isang tao raw ang kilalang master sa paggawa nito. Nagsimula yung negosyo namin Pinais sa loob ng pamilya lang namin. Dinala namin sa handaan, nakilala. Pagkatapos nun, hanggang sa dumami yung mga order sa mga piyesta, sa mga mahalagang okasyon, hanggang sa nakilala pati kami sa Facebook. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng Pinais? Nakita niyo ito, may hawak ko akong fish bowl at sa fish bowl na ito meron kayong nakikitang mga hugis dahon na nasa loob niyan at sa likod ng mga hugis dahon na yan ay may mga nakasulat ho na salita. Ngayon ang twist, kailangan kong malaman at sabihin ko ano ba ang kahulugan ng mga salitang nakasulat dito sa mga hugis dahon na ito. Unang word na nakuha ngayon dito ay tantanana Gumaan, parang nabawasan ng bigat. Yun ang aking hula. Okay. Ang next word natin ay tantararan. Kamamba. Hindi man kasumba. Kamamba. Kaiduman. Hindi ko alam. Sorry, pass tayo dito sa second word. Third word! Chunununun! Pinais! Naririnig ko to eh. Pinais, ano ba to? Pinantay? Pinawi? At ang last, ang ating pang-apat na word ay... Turununun! Apta! Naku, ano ba tong apta? Ang alam ko lang, okta! Dagta? Ano ba? Apta? Hindi ko alam. Sorry, pass. Nako, Leogin! Ano ba ang tama? Ito yung kinadkod na gumaan. Pinili namin yung malambot na bahagi ng niyog para ito yung kakailangan natin sa paggagawa ng Pinais. Tapos ito yung mga ingredients natin, apta. Ito yung native hipon na makikita natin sa Banao. Bawang, asin, asukal. Mas maganda yung asukal na pula. Tapos tinadtad na kamamba. Kamamba, ito yung edible plant siya na dito lang sa Banao din makikita lang. Aba, now I know. Dahil dyan, ituloy natin ang pagluluto. Pagsasamasamahin na ang lahat ng sangkap. Halo lang para mag-mix yung ating apta, kamamba, bawang sa ating kinidkod na niyog. Tapos, lagyan natin ng kamamba para iseset aside na natin to ng mga 3 oras. Kapag nanunuot na ang lasa, babalutin na natin sa dahon sa kamamba. Bukod sa dahon ng kamamba, gagamit din tayo ng dahon ng saging para sa dagdag na nakakatakam na amoy. Gumamit tayo ng tali para hindi mabogag yung paglalagay natin sa lutuan yung ating Pinais. Ngayon, tapos na tayong magbalot. Lulutuin na natin to sa kalan. Ang ating gagamitin pang sabaw sa ating Pinais ay yung sabaw ng buko para lumabas yung ating sarap ng Pinais. Makalipas ang 1 oras. Ito yung Pinais natin, kumulo na siya ng 1 oras. Okay na, luto na ang ating Pinais. Ang bawat piraso ng Pinais na hipon, nagkakahalaga lang ng 25 to 50 pesos, depende sa laki. Tama-tama sa panlasa, di maalat, di matamis. Talagang malimlamlam ang Pinais na Quezon. First time ko po tumikim ng Pinais. Ang lasa po niya ay manamis-namis, tapos naghahalo po yung kanyang lasa na manamis-namis at medyo maalat. Dahil sa heirloom recipe ng pamilya ni Leogin, napaayos nila ang kanilang bahay. Nakatulong din ito na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Boom! Pinais!
palayok at kamyas, yan naman ang sekreto na negosyanteng si Jinky mula sa Balayan, Batangas. Ang version niya kasi ng Pinais, the best raw kung lulutuin sa tradisyonal na kaldero. Batangas represent Pinais na dulong. Ito po yung ingredients na ating gagamitin sa ating Pinais na dulong. So ito po yung ating fresh dulong, ito po yung ating kalamyas, ating asin, at ito naman po, optional naman po itong taba na nilalagay namin dito sa Batangas. At syempre meron din po tayong dahon na paglalagyan. So papakita ko po kung paano po natin gagawin ang ating Pinais na dulong. So meron po tayo ditong dahon ng saging. Ito po ay amin muna pong inihano sa apoy para po mas malambot po siya pagka atin pong ibinalot. So ito po yung ating magiging process. So i-cross lang po natin yung dahon. Tapos po, ilalagay po natin yung ating dulong. Tapos maglagay lang po tayo ng kahit mga at least 2 kamyas o 3 sa loob. Oras na para baluti ng mga sangkap. So ilalagay na natin ngayon ang tubig. Sunod po ang ating kamyas. Tapos ito pong ating taba. At syempre po, ito pong ating asin. Hinahinay lang po muna kasi ang dulong po kasi minsan may alat na siya. So hinahinay muna po tayo sa pampaalat. So isasalang na natin sa apoy ang ating palayok. Tapos tatakpan na po natin siya. Wala pang isang oras, ready na ang ating Pinais na dulong. Kwento ni Jinky, ang Pinais na dulong niya ang isa sa pinakadinarayo sa kanyang munting kainan. So yung pag nalaman kasi ng mga customer ko na may Pinais na dulong doon, kanya-kanya na sila ng message kasi may nandun naman yung contact number namin. Wala ka talaga, paunahan na lang, madali talaga siyang mauubos. Kita nyo naman kanina, ubus agad, kulang pa. First time ko makatayom ng ganito kalasa at kasi sobrang malinamnam talaga. Masarap po, may konting alat at asin. Ito po yung natikman ko na masarap na Pinais na dulong. Sa probinsya ng Quezon at Batangas, ang ibig sabihin ng Pinais ay pinagsama-sama o pinagbukod-buklod. Ganito rin ang naging inspirasyon ni Leogin at Jinky sa kanilang buhay, pamilya at negosyo. Kapag nagkakaisa, hindi imposible ang maging masagana. Boom! Pinais!